Bien from Bien Mata TV again and again and again. So yun na nga, no, medyo naging matamlay ang channel natin itong mga nakaraang linggo. So yeah, parang 2 weeks din tayong walang upload. So medyo naging busy ako, kaya yeah, ngayon lang nakapag-vlog-vlog ngayon, nakapag-vlog. Yun na nga, no? Ngayon na nga ako nakapag-upload-upload. Well, for today's video, it's another day, it's another day. So, yeah, ang topic natin ngayon is samahan nyo akong pumunta ng IT Park at na, and yeah, magkakamote-kamote lang din naman tayo sa daan. Yun lang. Sana samahan niyo ako. So sana samahan niyo ako ngayon. Pero hindi naman pagkakamote lang, may mga ituturo rin naman ako sa inyo kung ano-ano pa yung ginagawa ni Bien kapag may pumupuntaan. Well, kapag ganito kasi, para maalaga, para ganyan tips na rin sa pag-aalaga ng motor po ba. Ako po kasi, ang way ko kapag aalis, kahit yung may pupunta ng dyan lang naman, ginagawa ko, nagpapainit muna ako ng gulong, ay ng motor muna, ganyan. Wiggle-wiggle. Wini-wiggle-wiggle po muna ng mga 1 minuto. Tapos nagpapainit nga pala ako, ma'am sir, ng motor ng almost 1 minute din. Tapos kapag ganyan, di agad ako 1 minute, papainitin ko muna yung motor bago ako umalis. Tapos ayan, dahan-dahan lang yung alis ko hanggang 2 minutes. So bali parang 3 minutes din. Dahan-dahan lang yung under ko nun pag 1 to 2 minutes pa lang. Tapos yun at saka na ako magkakamote after na, yan, ganyan, 4 minutes na umaandar yung motor ko. Yan, ganun. Kasi pinapa-circulate ko muna yung oil pag ganun. So, yan, taktik, traffic. Galing, oh. Naaangasan talaga ako sa ganun, man, sir. Kapag may, ano, bike sa likod ng pickup truck. Ganda rin kasing tingnan, man, sir. Sana walang traffic ngayon. Nakakatamad na yung traffic. Hindi makapagkamot, eh, man, sir. Buti pa si kuya, may plaka na. Shout out. So yun, dun pala sa mga gustong matutong bumengking-bengking, may mga tips ako sa inyo. Okay, yung mga tips ko po sa inyo is sana bago nyo gawin yung mga bengking-bengking is bumili muna kayo ng decent, a decent tire. I mean yung maayos na gulong po ba. Huwag na huwag nyo gagamitin yung stock tire nyo for banking-banking. Kasi may tendency na tumulas yun. Kami na R1, sir! So, balik tayo sa topic. So, yun. Kapag gumamit kasi kayo ng stock tire, may pag-asa yung dumulas. Madulas yung stock tire. So, advice ko sa inyo, kung may pera kayo, go for Pirelli Rosso's, ano, Diablo Rosso Sport. Tapos, after nun, kapag meron na kayong matinong gulong, yung tire pressure dapat maayos. Sabi na, naiyakot sa lita, traffic, ang daming tao, man, sir. So, yun. Yung tire pressure nyo, kung sa RC po, sa KTM RC, ang tire pressure dapat is 28-28 sa harap likod. Yun po yung tamang tire pressure para sa motor na to. 28-28 po dapat, 28-28 PSI harap at likod. So 28 sa harap, 28 sa likod. Tapos nun, kapag after nyo na mag, ano, painitan nyo muna syempre yung gulong nyo bago kayo bumangking-bangking. Kasi ang gulong na malamig, madulas po yan. Kahit stock or yung bra, ano po yan, aftermarket na yung mga Pirelli. Kaya nga po sa racetrack, kung may makikita, may binabalot sa gulong. Hindi po
yun basta cover lang, ma'am, sir. Yun po ay isang yun po ay ang tawag doon is tire warmer. Tire warmer po yung nakabalot sa gulong na yun. Yung nasa race sa gulong na nakabalot na gano'n sa gulong, tire warmer po ang tawag doon, ma'am, sir. Ang word po nun, is syempre yun, it comes from its word, painitin yung gulong. Kasi pag mas mainit ang gulong, sobrang kapit na po nun. Okay? So, yun, pag mainit talaga yung gulong, mas makapit siya. Kaya pinapainit yun. At saka kung makikita nyo, sa mga racetrack, nagganon-ganon yung mga nagre-racing, umiigot tas winigigil-wigil yung motor, is ang purpose nun is para painitin yung gulong din nila. Kapag ayaw mong gumamit ng tire warmer, yun, ganun, wiggle-wiggle mo lang. Mga isang minuto mong i-wiggle-wiggle, isang minuto mong igaganyan ganyan, iinit naman na yung gulong, sapat na yun para uminit yung gulong mo, sapat na yun para i-banking mo nang hindi ka madudulas. Pero syempre, kahit nakaganon ka na, pakiramdam mo pa rin, huwag mo pa rin isasagad yung banking mo. Kasi pwede nyo hindi pa pala sapat yung init na nasa gulong mo. Kaya mas maganda pa rin is yung feelings mo sa motor mo. Dapat pakiramdaman mo rin talaga bago ka gumawa ng isang bagay. Kasi in Newton's law, ha, in every action, there's an sa Newton's law, in every action, there's an equal opposite reaction. So, yan. So, kailangan ingat-ingat din kung ayaw mong sumemplang at magwasak, sir. So, ganun lang naman yun, ma'am, sir. Gulong, tire pressure, painitin ng maayos. At after nun, syempre, doon ka naman sa throttle control. Sa throttle control, body position, at sa counter steering, ma'am, sir. So, yeah. Mamaya, babalik ako sa inyo pag nandun tayo sa mga ganda-gandang daan. Kapag hindi na yung ganto, medyo masikip, mahirap magturo. So, yeah. Balik ako in a while. Ayun, no? Straight yan, ma'am, sir. Nakapagtakbong 100 ka dito. So yun, pasensya na, bumalik ako sa hindi naman dapat. So yun, yun pala yung counter steering. Ang ibig sabihin po nun, pag diba pupunta kang left, pag diba pupunta kang right, ang tabig mo is ganun, itutuon mo yung bigat mo na ganun, ganyan, o tingnan mo, igaganun mo, kapag pupunta ka naman ng left, ganun naman, opposite, pabaliktad, kaya ano mo naman na ganyan, ang tabig mo pa-right, pero ang higa mo, pa-left. Basta automatic na po yan, ma'am, sir, pag kinabig yung ganun talagang higa na yung motor. So, yeah, maituturo pala ako sa inyo. Paano yung launch, yung tamang launching. So, tinan nyo, so, yung tamang pag-launching po is gaganyan ninyo lang. Tayo, ma'am, sir. Ubus gas, sir. So, yun. Ganun yung launch control. Pipihitig yung gas habang naka so, yun. Diba ganyan? Ayan, tingnan nyo yung RPM. Kumaka-under na. Pero pinipigilan ko ng preno para hindi umano.
kapag ganyan at saka nabibitawan biglang ganon. Pero hindi ko binitawan kasi hinata ko yung clutch. Kasi siyempre pang inababagga tayo. Tapos yun pala no ma'am sir, kapag nag-launch control kayo, kapag nag-launch kayo, may tendency rumampa-rampa yung motor nyo. Ngayon dapat yung paa nyo hindi mawawala sa preno. I mean, hindi ka dapat nakaapak ha. I mean, dapat nakalalit. Pag naramdaman kung maangat yung motor, apakan mo ng bahagya yung preno. Para hindi tuloy ang magwili-wili. Okay, so ganun yung launch. Pasensya na kung hindi ko maturo ng maayos. Mahirap din ituro talaga, pero huwag kayo mag-alala. Limbs lang naman to. Maggagawa ko ng video talaga na tamang pag-launch, okay? So, pero sana na-gets nyo naman. And yeah, regarding on that one, kung may natutunan ka naman, please do hit that like button and paki-subscribe mo na rin yung channel ko, okay? So, and don't worry, hindi na mauulit na matatagalan ako. Well, hindi na matatagal, ito na yung last na matatagalan ako. So, ito, baka bukas mag-upload ulit ako. So, araw-araw na ulit tayo magbablog. Bilag-bilag! So, tinan nyo to ha. Ito pala yung sinasabi kong counter steering. Dadaling ko ng left yung motor ko, pero right ang kabig ko. Pero tingnan nyo yung higa ng motor nasaan. Oh, di ba? Kumakabig siya ng left kahit na ang kabig ko sa manibela, right? Tingnan nyo, oh. Yun po yung counter steering. Mas mabilis siyang humiga kapag counter steer nyo. Tapos tsaka nyo siya gagamitan ng body positioning para mas tumagal. Kasi ang purpose ng counter steering, bukod sa mas madali siyang ihiga, mas nakakaiwas siya ng patig. Kumbaga hindi siya nakakapagod. Compare mo sa ihiga mo nang gagamitan mo talaga ng body positioning. Mas nakakapagod yung pag-body positioning para ihiga yung motor. May kicks. Maraming salamat ulit sa panonood kahit napaka walang kwenta ng video natin for today. Pero yun nga sana ma'am sir, salamat po pala sa mga nagsubscribe. 83 subscriber na po tayo. And yeah, salamat sa mga nagtitiwala. Road to 100 subs na tayo. And yun pala, no, may announcement ako. Is kapag umabot na tayo ng 100 subscriber, magpapa-giveaway sa ko. Pag-giveaway ako pag nakaabot na ako ng 100 subscriber, ma'am, sir. Tapos yeah, salamat talaga, ma'am, sir. Yun. Kapag naka 100 subscriber na tayo, magpapag-giveaway ako, ma'am, sir. And may 5 lucky winners tayo, so just leave a comment down below lang para isa kayo sa mga mapili ko. And yun pala, no, shout out sa mga tropa natin. Shout out sa iyo, Space Jerchen, Mark Karen de la Cruz, Jeffrey Pinones, at Jan Joshua Alcaltura. Shout out sa inyo. Yan, shout out ko na kayo, wala na akong utang sa inyo ha. And shout out KTM Orange Riders of Cebu. So yun, tuloy-tuloy lang tayo sa panonood mga ma'am sir, promise. May mga video tayo magkakaroon ng silbe, okay? So yeah,
This is your boy, Bien from Bien Moto TV. Again and again and again, nagsasabi sa inyo palaging aim high, never surrender. Peace. Bye.